What's up? Kamusta mga bok? This is Boktime. At welcome back para sa panibagong video. Ang pahayag ni Freddie Roach kay Spence at Thurman. Pag-usapan natin yan mga bok. Pero bago ang lahat mga bok, don't forget to click that subscribe button at ang ating notification bell para maging updated kayo sa ating mga future uploads. What's up mga bok? Pag-uusapan natin ngayon ang bagong pahayag ni Coach Freddie Roach patungkol kay Keith Thurman at Errol Spence. Ayon nga po sa legendary trainer ni Pacman, ay nirerespeto niya daw umano ang ngayon Unified Welterweight Champion, pero matapos daw kasi niyang pag-aralan ang mga footage ng mga laban ni Spence at Thurman, ay napagtanto niya na mas malakas pa daw si Keith one-time Thurman kung ikukumpara daw kay Errol the Truth Spence Jr. Mas nagbabato daw ng maraming kombinasyon si Thurman, at sa tingin ni Freddie ay mas malakas daw ang mga binabatong suntok nito kung ikukumpara kay Spence. Although may mga iilang butas ang fighting style ni Thurman, ay hindi daw hamak na mas maraming butas ang depensa at opensibang galawan ni Spence na may tuturing daw ni Freddie na isang malaking advantage kay Manny Pacquiao. Pinabagsak din daw kasi ni Pacman si Thurman sa unang round pa lamang at muli niyang nasaktan ang dating nooy undefeated champion sa pamamagitan ng body shot na sumapol lang solid sa pang-sampung round. Dito ay nagwagi si Pacman kontra kay Thurman via 12 rounds unanimous decision sa 147 pounds title fight noong July 2019. Kaya ayon kay Freddie sa pahayag niya sa boxingscene.com ay naniniwala siya na ang maliit at may edad na Manny Pacquiao ay kayang knockoutin ang undefeated na si Spence sa kanilang welterweight championship sa susunod na buwan. Magiging isang magandang laban din daw ito kasi aminado din si Freddie na ang pinapaboran daw ng nakararami para sa paparating na bakbakan ay walang iba kundi si Spence. Mas bata daw kasi, mas matangkad at malakas daw na fighter si Errol Spence, kaya walang duda na mas papaboran ito ng nakararami kumpara sa ating pambansang kamao. Pagtatapat pa nga ni Coach Freddie na noong nagwagi daw si Pacman kay Thurman noong 2019, ay nabanggit na daw ni pambansang kamao na gusto niyang labanan si Spence para sa kanyang susunod na laban. Sinabi ni Freddie na pag-iisipan niya daw ang desisyon na iyon ni Manny dahil sa totoo lang daw ay nagdadalawang isip sa noon dahil nasa prime daw si Spence at bukod dyan ay mas bata at mas malaki nga ito. Pero sa nakikita niya daw kay Pacman ngayon na nasa magandang kondisyon at magandang hubog pa din ang pangangatawan nito, ay naniniwala si Freddie na ito daw ang tamang laban ni Pacman ang kalabanin si Spence. Ito ay dahil nga sa nakitaan niya na mga iilang butas ang galaw ni Spence kung ikukumpara kay Thurman, kaya ito daw ang tamang laban kaya magiging isang competitive fight daw ito para sa ating pambansang kamao. At bukod dyan ay ito din daw kasi ang klase ng laban na talagang gustong pasukin ni Pacman, pero paglilinaw pa din ni Coach Freddie na hindi daw ito magiging madaling laban para sa isa't isa. Ayon din kasi kay Errol Spence Jr. na umaasa siya ng isang malakas na Manny Pacquiao pa din ang makakaharap niya sa kanilang laban dahil sisiguraduhin daw ni Spence na ipapakita niya din ang kanyang 100%ng lakas sa August 21. Kasi kung ating babalikan mga book ay maraming nagsasabi na hindi daw maganda ang ipinakita na performance ni Spence sa huling laban niya kontra kay Danny Garcia noong December 5 nakaraang taon. Ito ay dahil nasa 75%ng lakas lang daw si Spence noon dahil sa car accident na nangyari sa kanya sa Dallas noong buwan ng Oktubre taong 2019, isang taon mahigit bago mangyari ang laban niya kontra kay Danny Garcia. Hindi daw kasi naka-seatbelt si Errol Spence noon, kaya naman tumilapon ito palabas sa kanyang sinasakyan na nagresulta upang ma-confine siya ng ilang buwan dahil sa critical na kondisyon. Pero paglilinaw nga ng Unified Undefeated Welterweight Champion na si Errol Spence Jr., ay nasa magandang kondisyon na daw siya ngayon, ito ay dahil naghilom na ang kanyang natitirang injury, kaya naman ipapakita niya ang kanyang 100%ng lakas. Pinaghandaan daw talaga ito ni Errol Spence dahil ito daw ang kanyang magiging pinakamalaking laban sa kanyang boxing career, kaya naman umaasa daw siya na sana lang daw ay makaharap niya pa din sa August 21 sa T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, ang isang malakas na 8th Division World Champion Manny Pacquiao.